Hi everyone! Welcome po kayo sa aking YouTube channel. At ngayon po, ipakikita ko po sa inyo kung paano gumawa ng hanging coconut haspak o pasong bunot. Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please po, i-like nyo po ako at i-subscribe na rin. Thank you po! Ngayon guys, bago tayo gumawa po ng coconut haspak o pasong bunot, syempre po meron tayong inihandang gagamitin. Yun po yung panukat, syempre po yung lapis at cutter, at yung pambutas. Pwede pong gumamit ng pako. O, pwede rin namang gumamit ng wire. O, pwede rin namang gumamit ng drill kung may loong kayong drill para maganda po yung pagkakabutas at mabilis po na mabutasan ang gagawin pasok. Ngayon po guys ay susukatan na po natin ang sukat po. Nang gagawin ko pong paso ay 8 inches, yan po yung taas, at susukatan po nating lahat. Ngayon pagkatapos po masukatan ay atin na pong puputulin. Yung pong pagputol ay dahan-dahan lang po para pantay po yung pagputol at para hindi rin po tayo mataga. Yun pong pamputol natin ay maganda na po yung pamputol natin ay cutter, kasi manipis po ang talim niyan at isa pa ay napakatalas niyan. Ngayon guys, pagkatapos po na makat po lahat, ang sunod natin gagawin ay yung pubutasan na po. Pero bago po butasan ay lalagyan po muna natin ng tanda. Lahat tatandaan mo. Lahat po ay tatandaan. Tapos ay pabutasan na po natin, didrill na. Bagay, maalwa naman pong butasan yan. Kung kayo po ay walang drill, pwede namang gumamit po kayo ng maliit na pako. Pwede na po yung didos na pako o yung mismong gagamitin yung wire, pwede na rin yung pang butas. Ngayon guys, pagkatapos po na mabutasan ay lalagyan naman po natin ang wire para po pagdikit-dikitin na po sila. At ang paglalagay po ng wire ay sa labas po muna, ang mula sa labas paloob. Yan, pag naipasok na yung wire, saka ilalak po doon o pipilutin. Kailangan po ay pihigtingan po yung pagkakapihit niya. Okay, kaya ganun din po yung gagawin. Pero napansin nyo guys, yung pagkakabit ng wire ay sa bandang baba. Ayan. Lahat na po. Pagkatapos ay ikikilo pa baba rin para hindi siya makasugat.
at yung sumunod na paglalagay ay sa pataas na para hindi mahirap yung paglalagay. Ganun din po ang gagawin. Sa labas muna, pagkatapos palo, pagkatapos ay pipihiti na para mag kapit-kapit po silang para magkapit-kapit na po itong ginagawa nating paso. Ngayon guys ay pagkatapos naman na magawa, malagyan na ng wire, ano, na kita nyo po, eto na, ano, buo na. Yan, maganda na. Lalagyan naman natin ng hanging wire. Ayan po, naka-ready na rin. At ang paglalagay po ay, o ang pagkakabit ay titibayan din po. Para kapag ito po ay isinabit nyo na, o kapag ito po ay isasabit na natin, ito ay hindi siya mapapatak, ano po, yung paso. Pagkatapos po na maikabit po itong wire ay babarnish na naman po natin. Ayan. O kung ayaw nyo naman po ng varnish, gusto nyo ay pintura, edi pwede rin po pintura ang inyong ilagay. Kung anumang kulay ang gusto nyo. Dahil ano, may nakikita po ako na pasong bunot, ang ginawa nila ay pininturahan. Pero sa akin po ay mas gusto ko po ay varnish para kitang-kita po yung pagkabunot niya. O kaya varnish ang ilalagay ko noon. Varnish na natural para makintab din. Ngayon po yung itatanim ko na halaman ay yung napakagandang halaman po. Ito po yung pink Raffles Caladium. Ito po, napakaganda. Salamat po guys. Salamat po sa panonood nyo po sa aking video. At sana po ay nakinabang po kayo. At bago po magtapos ito, pakisuyo po na isubscribe nyo po ako at ilike na rin po. Thank you po.